Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito ang swerteng ibibigay sa iyo ng butiki. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi ay nais ko pong ipaalam na sa dulong bahagi ng video na ito ay shout out para sa masusugid na manonood at tagapakinig ng mga subscribers ng Gio and Gwen Luck and Money Channel. Inaanyayahan ko din po kayong panoorin ng video na may pamagat na ang swerteng ibibigay ng Pyrite para naman sa aking giveaway. Ang kahulugan ng pagkakakita sa butiki ay maaaring mag-iba-iba depende sa kultura at paniniwala ng isang tao. Narito ang ilang pahiwatig na maaaring nauugnay sa kahulugan ng pagkakakita ng butiki sa iba't ibang lugar. Sa ilang kultura, ang butiki ay tinuturing na simbolo ng swerte at kasaganaan. Ito'y maaaring magdala ng magandang kapalaran at kaginhawaan sa buhay. Sa feng shui, itinuturing na pampaswerte ang pagkakakita ng butiki sa bahay. Ipinapalagay na nagdadala ito ng positibong enerhiya at swerte sa tahanan. Sa ilang kultura naman, sinasabi na kung ang butiki ay pumasok sa bahay, ito'y nangangahulugang may bisitang paparating o may magandang balita na darating. May mga lugar din kung saan ang pagkakakita ng butiki ay itinuturing na senyales ng parating na peligro o kaganapan. May mga kultura na naniniwala na ang butiki ay nagbibigay ng babala sa mga tao. Sa ibang paniniwala, ang butiki ay tinuturing na tagapagtanggal ng masasamang espiritu o kasamaan. Kaya't ipinapalagay na protektado ang mga bahay kung mayroong butiki sa paligid. Sa ilang relihiyosong pananaw, ang butiki ay maaring ituring na reincarnation o pagbabalik ng kaluluwa. Ang pagkakakita ng butiki sa bahay ay tinuturing na magandang senyales at nagdadala ng swerte sa mga nakatira sa bahay. Ipinapalagay din ng ilan na kapag pumasok ang butiki sa bahay ay mayroong bisita raw na parating o mayroong magandang balita. Ang butiki ay simbolo ng swerte at kaginhawaan sa buhay. Ang butiki ay pinaniniwalaang nag-aalis ng masasamang espiritu o kasamaan sa isang lugar. May naniniwala na ang butiki ay nagbibigay babala o senyales ng magaganap na pangyayari. Sa ibang kultura, sinasabing nagdudulot ng swerte ang paglisa ng butiki sa katawan. Ngunit malas naman kapag ito'y tumalsik sa iyo. Ipinapalagay na may darating na bisita kapag gumapang ang butiki sa katawan mo. Mayroon ding naniniwala na depende sa oras ng pagdating ng butiki, ito ay mayroong kakaibang mensahe na nais na iparating. May mga lugar na naniniwala na kapag dumaan ang butiki sa harap ng isang tao ay mayroon ding kakaibang mensahe. Sinasabing may darating na swerte o magandang balita kapag sumabit ang butiki sa buhok ng isang tao. Pinaniniwalaan na tuwing mayroong butiki sa paligid, mayroong magandang pangyayari o kasayahan na mangyayari. Ang butiki ay tinuturing na simbolo ng mahusay na kapalaran, lalo na kung ito'y nasa loob ng bahay. Ito ay pinaniniwala ang tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Sinasabing swerte kapag dumapo ang butiki sa iyong mga kamay. Mayroon ding mga naniniwala na ang butiki ay tagapagdala ng balita mula sa ibang lugar. Sinasabing may darating na magandang balita kapag pumasok ang butiki sa iyong damit. Sa ilang kultura naman, ang pagkakakita ng butiki ay itinuturing na senyales ng respeto mula sa mga espiritu ng kalikasan. May mga naniniwala na ang butiki ay nagliligtas ng tao mula sa kapahamakan. Ipinapalagay na ang butiki ay tagapagtanggol ng bahay at ng mga nakatira dito. Kapag nakita mo ang butiki sa loob ng bahay ay sinasabing may good luck o kasayahan na darating sa iyong tahanan. Ipinapahiwatig din ito na may bisitang parating o may magandang balita na darating sa iyong tahanan. Kapag ito ay nakita mo sa iyong katawan, ipinapahiwatig nito na may magandang pangyayari sa hinaharap, particular sa aspeto ng kalusugan o kabutihan. Kung ito ay nakita mo sa daan o sa kalsada, ito ay senyales ng pagbabago
o paglalakbay sa buhay o maaring nagpapakita ng landas tungo sa bagong oportunidad. Kapag ito ay nakita mo naman sa trabaho o sa iyong opisina, ipinapahiwatig nito na may magandang balita o bagong oportunidad sa iyong trabaho. Sa ilang mga paniniwala, ang butiki sa arawan ay nagdadala ng magandang balita o kaganapan sa loob ng araw na iyon. Maaring nangangahulugang magiging ligtas ka sa biyahe o may magandang karanasan ka sa pagbiyahe kapag ito ay nakita mo sa iyong kotse. Ang pagkakakita naman sa paanan ng butiki ay maaring mga hulugan na may bisitang parating o magiging maayos ang iyong kalusugan. Kapag nakita mo ang butiki sa lugar ng pagkain, sinasabing maaaring magkaroon ng kasayahan o masarap na karanasan sa pagkain. Sa ilang mga kultura, ang pagkakakita sa butiki sa kasalukuyang araw ay nagpapahiwatig na magdudulot ito ng magandang enerhiya sa buhay ng tao. Mahalaga pa rin tandaan na ang mga pahiwatig na ito ay bahagi ng mga paniniwala at pamahiin lamang at hindi ito mayroong siyentipikong batayan. Ang kahulugan ng pagkakakita sa butiki ay maaring mag-iba depende sa kultura at personal na pananaw ng isang tao. Ang pagtanggap o hindi pagtanggap sa mga paniniwalang ito ay personal na desisyon ng bawat tao. Isang magandang araw pong muli, at bago ko simulan ang shoutout na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sa mga hindi ko po masya-shoutout ay pasensya na dahil medyo mahaba na ang shoutout. Sa susunod po ay kayo naman ang isya-shoutout ko, basta mag-comment lamang kayo. Maraming salamat po and shoutout kay Milagro San Pedro, Kalakerang Tiborcio, Vincent Paosteno, Glory Datorio, Emelita Sarte, Jin Jin, Rosan Ugsod, Maribet Bagay, Aida Aplacador, Maria Habas, Arlene Almohera, Elizabeth Rios, Shell Benitez, Ami Lumen, Marlene Redita of Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Jelly Santos, Ruby Santiago. Maraming salamat at shoutout din po kay Karenina Sionson, Fred Forte Filipino, Roseli Quijano, Celia Hona, Imelda Mulato, Sally Malabanan, Peppermint, Josefina Pascua, Romeo Alonte, Predilin, Teresita Tolentino, Liwayway Garcia, Charito Benipayo, Marina Dalangin, Analisa Gascon, Malon Ivag, Rowena Lopez, Maria Gracia Cardona, Angelina Lansang, Mario Francisco, Myla Benitez, Manelito Cristobal, Nestor Diones, Bong Cortuna, Def Jan Magalosa, Remedios Notario. Maraming salamat at shout out din po kay Vanji Del Fiero, Marlene Sapira Garcia, Ashi Haishu, Lydia Pua, Delia Fenis, Concepcion Calabocal, Nelly Vidal, Lina Suryo of Mandaluyong City, Laila Pateño, Anarchy of Tokyo, Japan. Maraming salamat at shout out din po kay Richelle Vargas, Leticia Tahonera, Roel Matangkas, Lori Jane Catalan, Lita Calaguas, Marlene Carascal, Vili Cartagena, San VTB, Telma Altuna, Maria Gemma Algaba, Jelly Santos, Kasangalari Salvanya, Josefina Pascua, Rosita Alcambra, Rosita Donato, Teresita Amenamen, Shirley Nalangan, Jocelle Karena Bakan, Lina Ferreras, Dorit Dorit, Ronaline Nambion, Lilibet Halon. Maraming salamat at shoutout din po kay Rimi Linmid, Emerita Pornelos, Shirley Balbuena, Ana Untalan, Angela Villones, Loren Reyes, and shout out din po kay Manzano Reyes and Masin Family.
Danaya Daniel, Annalyn Taylor, Annalisa Espiteri, Ana Ahmad, Dolores Espadilla Espadilla, Roxanne Borlagan. Maraming salamat at shoutout din po kay Elvira Postanes, Unta Jujangsi Bentoso, Ana Lelacida, Sumbaten Agoo, Lucenda Reyes, Linda Gumpal, Anita Sabado, Albert Kakatchan, RG Gabuat, Trinidad Cindy, Imelda Agan, An08TV82, Cristina Salvador, Rosenda Cosme, Teresita Tilan, Rosende Perala, Telma Baclayon, at Claire Layosa of Riyadh. Muli po ay maraming salamat at 2 to 3 days po ang pagpapalit ko ng mga bagong shoutout. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Pakipindot na rin po ang bell button para updated kayo sa aking bagong video upload. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayo palagi. God bless, be positive, stay healthy, and be happy.